mabuti pa sila. Sila, meron. Ako, wala. Life is unfair. Ang sabi ng ilan, pantay-pantay daw ang buhay ng tao. Talaga? Siguro, hindi sila nabubuhay sa realidad. Namulat ako sa mundo na mahirap ang aking pamilya. Maliit na bahay, hindi masarap ang pagkain, hindi kumpleto ang gamit sa loob ng bahay. May TV nga kami pero maliit na, luma pa. Ang ref namin, yung napanalunan ni nanay sa raffle, ayun, luma na rin. Nagtapos ako ng elementarya at high school sa mga pampublikong paaralan. At ngayon, magtatapos ako sa college dahil sa mga scholarship na kung saan-saan ko nakuha. Magtatapos lang naman ako na hindi nakabili ng bagong damit. Halos lahat, second hand. Bigay ng pinsan, bigay ng kapitbahay, bigay ng kung sino-sino pa. Kung bumili man, sa okay-okay pa. Speaking of kapitbahay, kapitbahay namin ang aking kaibigan, si Didi. Magkaibang magkaiba ang buhay namin. Siya, mayaman. Ako, hindi. Nag-aaral siya sa private school, samantalang ako sa public. Mga bago at mamahalin ng kanyang mga damit. Samantalang sa akin, hindi. Sa akin, hindi. Sa akin, hindi. Ayon sa kanya, hindi naman daw dating mayaman ang kanyang mga magulang. Working student daw ang kanyang ama. Nagsikap, nag-aral ng mabuti, naging abogado, yumaman. Eh kami, mahirap. Ang tatay ko kasi, high school graduate lang. Karpentero noon, hanggang ngayon, karpentero pa rin. Hindi naman talaga pantay-pantay ang buhay ng tao. Ang mga mayayaman, patuloy na yumayaman. Ang mga mahihirap, lalong naghihirap. Kaya ako, wala na akong ganang mag-aral. Total, hanggang dito lang naman ako. Hindi naman kasi ako matalino eh. Average lang ang kakayahan ko. Siguro, sa lahat ng bagay. Ang sabi nga sa akin ni Didi, nega raw ako. Francia, huwag ka ngang nega. Palagi mo na lang dinadown ang sarili mo. Cheer up, okay? Cheer up! Ganun siya palagi. Palaging positive ang outlook niya sa buhay. Sumagot ako sa kanya. Maganda ang buhay? Sa'yo, oo. Eh sa'kin, hindi. Sa'yo, lahat maganda. Masarap, maginhawa, kabaliktaran sa akin. Tumugon siya. Ka-graduate ka na oh, gaganda na ang buhay mo. Look at the brighter side of life. Hindi na lang ako umimik. Ka-graduate? Ka-graduate nga ako. Pasang-awa naman. Buti na lang sana kung cum laude. O kaya with honors. At yung trabaho pa mismo yung mag-aagawan sa akin. Pero hindi. Siya, matalino. Bukod sa gagraduate siya with honors, may kakilala pa ang kanyang mga magulang sa gobyerno at alta sa syudad. Sabi nga ng iba, it is not what you know, it is whom you know. Eh ang tatay ko,
kakilala niya lang naman ay yung mga pedicab driver, yung kapwa niya mga karpentero, at yung mga chismosa sa amin. Mula umpisa, hindi na ako masipag mag-aral. Hindi kasi inspiring. Ang almusal, kape, at pandesal. Minsan, walang baon. Kung meron man, pandesal pa rin. Kung medyo may pera, ang pandesal may palamang itlog. Yamanin ang feeling ko niyan, ha? Siguro mga 3 beses sa isang buwan kung mangyari yun. Kadalasan, ang kinakain ko sa school, yung bigay ni Didi. Minsan, nag-away kami ng nanay ko dahil sa pandesal. Nang tingnan ko kasi ang inihanda niyang baon sa akin, guess what? Pandesal. Nay, pandesal na naman. Ano bang meron sa pandesal? Bakit lagi ito ang baon ko? Sumagot siya. Yan lang ang meron tayo eh. Yun lang ang natira sa almusal natin. Bakit? Ano bang problema sa pandesal, ha? Ikinahihiya mo ba kung anong meron tayo? Kahit ganyan lang ang kaya natin, sa legal na paraan niya nakuha. Umalis na lamang ako. Palaging ganun na lang kasi ang usapan namin. Kapag napag-uusapan namin ang kalagayan namin, ang tanong, hanggang dito na lang ba kami? Gusto ko naman magbaon ng burger, ng fries, o kaya ng juice. Mas gusto ko pang bumili ng pagkain sa canteen kahit mahaba ang pila. Gusto kong maging kagaya ni Didi. Pangalan pa lang, pang mayaman na. Ako, Francia. Sabi ko nga sa iba, Franz na lang itawag nila sa akin. Pero ewan ko ba, Francia pa rin sila ng Francia. Siguro dahil mahirap lang ako. Kapag yumaman ako, sisiguraduhin kong Franz ang itatawag nilang lahat sa akin. Kapag yumaman ako, kailan kaya yun? Yung daddy ni Didi, hindi naman daw ipinanganak na mayaman. Pero yumaman. Kasi nagsikap at nag-aral ng mabuti. Eh ako, Miss Nega, Miss wala ng patutunguhan, means hindi na aasenso. Paano kaya kung nag-aral ng mabuti ang mga magulang ko noon? Paano kung nakapagtapos din sila ng college? Siguro, hindi ganito ang buhay namin. Siguro, hindi kalayuan ang agawat ng buhay namin ni Titi. Siguro, hindi ako Miss Nega. Siguro, mas mataas ang tingin ko sa sarili ko ngayon. Walang masama sa pagiging mahirap. Lalo na kung wala kang ginagawang masama. Kung legal ka. Pero, dapat hindi ka manatiling mahirap. May paraan pa para umasenso. Gaya ng daddy ni Didi, nagsikap at nag-aral ng mabuti. Kaya ko naman yun eh. Kaya ko naman paglapitin ang agwat ng buhay namin ng kaibigan ko. May ilang buwan pa bago ang graduation. Maaari pang gumanda ang grades ko. Maaari pang tumaas ang school records ko, yung mas presentable sa pag-apply ko ng trabaho. Siguro, ang simula ng tagumpay at pagkapantay-pantay ay ang mangarap. Sa pangarap, kayang abutin ang lahat. Siyempre, dadagdagan ng aral, sipag at tiyaga. Pagdating ng panahon, kapag may mga anak na ako, ipagbabaon ko rin sila paminsan-minsan ng itlog at keso na nakapalaman